God is good. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Yung palakpak ng langit po, hindi po palakpak ng barangay. Ako po si Pastor Emmanuel Virtus, galing po sa Laguna. Pero dito na po ako sa Quezon City ngayon nakatira. Masasabi ko po, sa buhay po ng bawat isa, napakabuti po ng Panginoon. Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, napakabuti ng Diyos. Salamat po. Meron po akong isang salita na na-appreciate ko po ng toto sa akin buhay na po. Yung po yung salitang salamat. Salamat kasi ngayon, nasa harap po ako ng maraming tao. Salamat kasi binago po ng Diyos ang aking buhay. Salamat kasi nakilala ko po si Jesus. Salamat po kasi sa kabila ng kabataan, pinili po ako ng Panginoon to share His love, to share His goodness, faithfulness sa mga tao na naranasan din po yung naranasan ko. At marami po sa kanila ang nagbago rin sa biyaya po ng ating Panginoong Jesus. I am a victim of broken family. Biktima po ako ng sirang pamilya. Ang nanay at tatay ko po, ang tatay ko po, inutosan ng nanay kong bumili ng toyo. Nagustuhan po siguro yung tindera, hindi na po siya umuwi. So, makabilang bahay po siya. So, sa pagkakataon po ngayon, sa pangyayari po ngayon, ang aking pong kapatid na panganay, tatlo po kami magkakapatid, yung aking pong kapatid na panganay, nakapag-asawa po ng maaga. Ang aking pong ina, meron pong sakit sa puso. Hindi po siya pwede magtrabaho ng mabigat. Ang aking kapatid, nag-asawa ng maaga, nakapili ng isang babae sa isang beer house. Hindi ko po masisisi ang kapatid ko pong ito. Dahil po sa pangit ng sitwasyon po ng buhay na meron po kami. And then, no choice po ako. Dahil ako na po yung tumayon tatay sa bunso ko pong kapatid. Nandito po siya. Tayo ka nga kapatid. Ako po yung tumayong tatay sa kanya. Ako na rin po yung tumayong panganay na anak at asawa sa aking nanay. Sa hirap po ng sitwasyon namin before, dahil halos sumabog ang aking puso kapag nakikita ko ang nanay ko na kapag inahatake ng asma, sumasabog yung kanyang ihi sa salawal, hindi ko po alam kung paano ko po siya dadalhin sa ospital dahil napakabigat po ng sitwasyon. Wala po kaming pera, wala po kaming resources, so as in, bagsak ang aking pong pagkakakilala sa Diyos na meron po tayo. Muntik na po akong kumampis sa kalaban ng Panginoon. Hindi po ako naniniwala sa Diyos before dahil sa pangit ng sitwasyon na meron po kami. Sabi ko, walang Diyos. Ang nanay ko na Kristiyano na laging nakaluhod sa Panginoon tuwing gabi, lagi ko sinasabi sa kanya, May, tigil mo yan. Walang Diyos, dahil kung may Diyos, hindi mangyayari sa atin to. So, yun po yung aking katuwiran, yun po yung aking pinangahawakan, no, wala po talagang Diyos. Until the day dumating, yung araw na graduation po namin ng elementary, no po, graduate po ako ng elementary, pumasok po ako ng high school, naghiwalay na nga po sila. Naranasan ko po ang maging scavenger. Yun nangangalakal po.
Kung alam niyo po yung South Luzon Expressway, Mamplasan Exit. Mamplasan Exit to Santa Rosa Exit. Nilalakad ko po yan para mamulod lang po ng kalakal. Hanggang sa dumating po yung time na mag-e-enroll na po ko for high school. Wala po kaming pera. Ang sabi ko ng nanay ko, tumigil ka na lang anak, huwag ka na lang mag-aral. Sabi ko, nay, ayoko mamatay na pala ang hawak. Gusto ko mamatay ng ballpen ang hawak. You know what I mean. Sabi ng nanay ko, sige, mag-aral ka, kaya lang suportahan mo sarili mo dahil hindi natin kaya. So nangalakal po ako, nag-ipon po ako, pambili ng notebook, pambili ng polo, pambili ng uniform, pambili ng gamit. So pasukan na. Mula first year hanggang second year, high school, ng aking pong buhay, yun lang po ang trabaho ginagawa ko po. Magigising po ako ng alas 4 ng madaling araw, maglalakad po ako from Binian, Laguna to Carmona, Cavite. Bakit po? May bitbit po kong sako nangangalakad. And then, lakad po ako. And then dumating po yung time, second year high school, napagod po ako sa sitwasyon na yun. Noong napagod po ako, meron po akong kaibigan na lagi nagbibigay po sa akin ng pera, sabi niya, para sa iyo to, naawa ko sa iyo. Then nagtataka ako bakit niya ako binibless. So, tinanong ko siya, ano trabaho mo? Tapos sabi niya, huwag mo nang alamin, pero pinilit ko po siya. Until dumating po yung time, kinusap niya ako, sabi niya, sige, sumama ka sa akin kung gusto mo malaman. Yung kaibigan ko pong ito, call boy. So, in short, pumasok po ako sa sitwasyon na yun at naging call boy po. Ang pastor, nakaharap niyo po ngayon. Pumatol po ako sa bakla, pumatol po ako sa matrona, para lang po kahit papano, magkaroon po kami ng source. Magkaroon po kami ng income. Hindi alam ng nanay ko ang istorya pong ito. Dalawa lang po pala ang pupuntahan ng tao na nakaranas ng sexually abused. Una, magalit ka sa sex. Pangalawa, ma-enjoy mo yung sex. Mga kapatid, ang nakakaluntod po dito, napunta po ko doon sa pangalawa. I enjoy it. Hindi na po ako, hindi ko na po nire-respeto yung sarili ko. Hindi ko na po nakita ang sarili ko na darating ang time, tatayo po ako sa harap mo. Hindi ko na po inisip na darating ang time. May mga tao, may mga kabataan, may mga magulang, ako makakausap, sasabihin ko sa kanila, napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi ko po inisip na darating ang time, darating ang oras, tatatayo po ako sa harap ng maraming kabataan at sasabihin ko, kabataan, willing ang Diyos baguhin ang buhay mo. Tumating po ang time. Ang pangit ng sitwasyon. Ito po, sabi ko, Panginoon, kung totoo ba, baguhin mo buhay ko, maglilingkod ako sa iyo. Pagka-graduate ko po ng high school, nag-apply po ako ng trabaho as a janitor. 6 months na janitor, 6 months na pagiging project officer, 6 months na pagiging project unit supervisor, and 6 months naging CI department head. Nang isa pong banko. Hindi po ako college graduate, high school graduate lang po ako. Hindi, kinausap po ako ng Panginoon, anak, gagamitin kita. Binago ko na buhay mo. Maraming ka sa akin. Okay lang po. Alam ko, time's up na po ako eh. Okay lang po. I-share ko po sa inyo yung time na nung naranasan ko po yung pag-ibig ni Lord, na na-encounter ko po siya, nung binago niya po yung buhay ko, nabuo ko po yung awitin na ito. Wow.
Ewan ko kung maniniwala po yung iba, I encounter God face to face. I saw this Jesus coming down in my front. Nasa ibabaw po ako ng bubong namin.